Kumusta? Oh yes, delikado ang table saw. Sa totoo lang, nung nagbili ako ng table saw dati, 2 weeks ko siyang tinitigan, hindi ko muna siya ginamit at ayaw ko mangyari sa'yo yun. Kaya naman sa video na to, bibigyan kita ng isang malaking tip sa paggamit ng table saw at siyempre, bibigyan din kita ng table saw. Let's go! Oh my god, this is so heavy. Oh yeah. Katapos din. Okay, so 3 weeks akong nawala at gustong-gusto kong mag-sorry sa inyo. Okay, so kung follower ka ng Facebook page ng film.build, alam nyo yung valid reason kung ba't hindi tayo nakapag-upload ng 3 weeks. Okay, nagpa-renovate tayo ng ating munting woodworking, metalworking, DIY workshop / YouTube studio. Okay, so at sobrang saya ko dahil malapit na siyang matapos. Okay, at dahil sa post ko, nagpromise ako sa inyo na babawi ako sa inyo once na nag-upload na ako ng video. Sa papaanong paraan? Okay, dito. So in partnership with Uitit and John Benson, magse-celebrate tayo ng Chinese New Year dito sa film.build. Okay, so hindi ako Chinese pero makikiselebrate tayo sa tulong ng Uitit and John Benson. Okay, kung nakikita nyo itong mga box na to, okay? Dahil sa Chinese New Year, bagong taon, dapat meron ka din bagong mga power tools, okay? At itong malaking box na to, ipamimigay ko tong lahat para sa inyo. Okay? So ngayon, ang tanong, ano ba laman ng mga to? Okay? So alamin natin. Let's do this. Unboxing! Paano ko tatanggalin sa kahon? Hindi ako sanay mag-unbox eh. Alam mo yun? Ang bigat nito eh. Pasakin na lang natin. Yan. Yan. Ito yung pag-unbox alam Mateo Guticelli. Oh my goodness! Parang ngayon ko ipambili ito. Uy, ibigay ko ba ito? Dapa, ang ganda! Oh, solid! Parang ngayon ko ipamigay. Holy shit! Ba't nasabi ko pang ipamimigay ko? Anyways... Alright, okay. Tapos na tayong mag-unbox at nalaman ko na laman ng mga boxes na pinadala ng John Benson. So una, we have a drill. Okay, so kung may drill, syempre, mayroon din sila pinadalang drill stand. So kung wala kang drill press at kailangan mong mag-drill ng perfect na 90 degree, you can use this drill press. Pwede mo lang ilagay itong iyong drill. So pamimigay din natin yan. We also have... grinder. At kung may grinder, ang kapatid dito is mayroon din siyang grinder stand. Okay? So good, pop. Bibigay ko din yan sa inyo. Next, meron tayong miter saw. Medyo maliit yung miter saw pero magagamit mo to sa mga crosscut na mabilisan, mga 2x4, mabilis, tsak, pak, 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 mga ganun. So we have miter saw. At of course, kung metal worker ka, meron din tayo ditong chop saw. Okay, kung hindi ka ganun kagaling gumamit ng grinder pagkat ng straight sa mga tubular or kahit anong metal, you can use chop saw. Alright. At syempre, ang pinakahihintay ng lahat na alam ko naman dito kayo, interesado talaga. Ano? Sobrang laki niya. Sa lahat ng naibigay sa aking table saw, mga katol, ito na siguro yung pinakamalaki na nakita ko. So, sa mga DIYer dyan, mga woodworker na gusto ng graduate sa paggamit ng circular saw, ito, table saw. Ito ang ating ipangimigay. Pero lahat ito,
ipamimigay ko talaga sa inyo, ano. Pero ang tanong, paano? Bago natin i-discuss kung paano mo mapapanalo na itong table, so at itong iba pang mga power tools na nandito, may i-share muna ako sa inyong isang napakahalagang tip sa paggamit ng table saw. Alright. Okay, itong simpleng 2x4 na hawak ko ngayon, ito ang magiging reason kung bakit mo magagamit ng tama, ng safe, ang table saw na ibibigay ko sa'yo. Ang tawag dito ay push block. At mas prefer kong gumamit ng push block kesa sa push stick. And here's why. Okay, sa paggamit ng table saw, especially kung magri-rip cut ka, may tinatawag akong tatlong pressure points na kailangan mong applyan ng slight o ng tamang force lang. Ang una is yung downward. Okay? Dapat lagi yung kahoy nakalapat sa tabletop mo. Hindi dapat yan aangat. So, kaya kailangan mo lagyan siya ng tamang pressure lang para hindi siya umangat. Pangalawa ay yung forward pressure na i-apply mo sa kahoy papunta sa blade mo pag nag-rip cut ka. At ang pangatlo, habang ginagawa mo ng sabay yung dalawa, yung downward at yung forward, dapat tinutulak mo din yung kahoy mo papunta sa fence. O tawagin nating fence pressure point. Kaya kung gagamit ako ng push stick, especially kung iisa lang yung push stick ko, yung force lang na may apply ko is dito lang sa likod lang, yung patulak lang. So bali yung downward pressure, parang ang hirap niya kasi aangat pa rin siya. Tsaka dito sa fence, hindi ko rin siya agad maitutulak. Alam mo yun? So sobrang hirap niya at para sa akin unsafe gumamit ng push stick. Compare sa DIY budget friendly push stick na ginawa ko lang ng 2 minuto. Yun yung tawag ko dito sa push block na ginawa ko. DIY budget friendly push block na ginawa ko lang ng 2 minuto. Sobrang haba pero worth it. Since mahaba yung DIY push block na ginawa ko, may apply ko ng tama yung downward pressure sa kahoy ko from back to front part nung wood na kakat ko using my table saw. At dahil din sa offset na to, kung nakikita nyo to, itong maliit na to, ito yung mag-a-apply ng forward pressure sa kahoy. At ang maganda pa dito, replaceable din siya. Okay, i-screw mo lang siya, just make sure hindi siya tatamaan ng blade. Okay? At yung pangatlong pressure point natin sa fence, dahil nga sa mahaba siya, pwede ko siyang gamitin ng nakaslant para nakakapag-push na ako forward, nakakapag-apply na ako ng downward pressure, at nakakapag-apply din ako ng force papunta sa fence ko using this method, using this technique. Pero kung mas gusto pang tumaas yung confidence mo sa paggamit ng table saw, I suggest bumili ka ng tunay na push block. Ito ay ang gripper ng micro jig. At sa totoo lang guys, nung bumili ako ng table saw dati, 2 weeks lang kami nagkatitigan. 2 weeks ko siyang hindi ginamit kasi nga takot akong gumamit ng table saw. So hinintay ko muna dumating yung aking push block bago ko siya ginamit. At nung dumating talaga yung push block na in-order ko, yung confidence level ko from 40%, nag-skyrocket talaga siya ng 90%. At for the very first time, nagamit ko yung table saw ko with confidence. Pero, hindi mahalaga yung brand ng gagamitin mong push block, okay? Ang dami ko nakikita sa Lazada na replica ng micro jig, ng gripper ng micro jig. Siguro nasa 1,800 lang siya. Ililink ko yung replica ng gripper na to sa description below. So, check it out. Kaya ako magbibigay ako na isang mahalaga at malaking tip, advice sa mga gagamit ng table saw for the first time, yun ay ang gumamit ka ng push block. Hindi mahalaga kung bumili ka o mag-DIY ka. Basta gumamit ka ng push block. Okay? At syempre, doon sa tanong na kanino mo pa inihintay, paano ka nga ba mananalo ng mga power tools na to na galing sa John Benson? By the way guys, maraming salamat nga pala sa John Benson at sa Uitit sa pag-sponsor ng video na to. Okay, kung hindi ka familiar sa John Benson, 25 years na sila nagproduce ng power tools. At kung curious ka, makita yung iba't ibang power tools sila, pumasyal ka sa Binondo, nandun nakalocate ang store ng Uitit. Alright, o kung wala ka naman time, i-browse mo na lang ang website nila na nasa description below. So, paano? Paano nga mananalo? Ganito nang kasimple. Unang-una, kung hindi ka pa nakasubscribe, abay mag-subscribe ka na. Yung red button dyan sa baba,
click mo lang, libre yan, okay? Pangalawa, i-like at i-follow mo ang Facebook page ng John Benson na nasa description din below. Pangatlo, at mahalaga to, okay? Ito yung magiging factor kung sino pipiliin ko sa table saw. Alright? I-like mo tong video na to at mag-comment ka kung bakit mo kailangan ng table saw. Alright, ganun lang kasimple. At sa tanong naman na kung paano mo naman malalaman kung ikaw na ang panalo, ganito, Chinese New Year, February 12th, maglalive ako dito sa YouTube tulad ng ginawa natin noong December 30 at i-announce ko kung sino panalo ng John Benson Table Saw. And at the same time, doon sa mga live audience natin, ibigay natin itong lahat ng power tools tulad ng miter saw, drill, drill stand, grinder stand at itong metal chop saw. Iisip ako ng mga tanong and then sasagutin nyo lang uli. Ganun lang kasimple, parang quiz bilang siya and then yun, automatic, mananalo ka na ng any power tools dito. Again, February 12, Chinese New Year, 7 p.m. Magkita-kita tayo at good luck sa inyong lahat. Alright. Puta, para sa inyo, nagkalat na ako dito sa shop ko, ah. Oh, may nalaglag pa. Oh my God. Wow! Sobrang solid yung build, ang ganda. What's this?